Tayo bisa para makita yung video. Dahil yun din po talaga ang sinasabi na yung kakabakan ng San Juan River. San Juan River yung mga po ito kasi nasa wala. Pero sana wish you. Ayan si Bishop. Good morning po. Good morning po. Bishop. Ganda umaga po. Ito po. Makisa nga doon sa layunin itong mga grupo sa simbahan at mga NGOs na nagmamalasakit na sa kalagayan itong mga tinatawag na ang pagpalito ko sa katunayan ay isang nasasabi natin personal, no? Pero sa aking ginagawang ito, nalalaman ko naman na yung aking ginaganap ay siya rin gagawin ng ating mga obispo sa aking kalagayan. Kung marami kasi mga bagay-bagay na dapat sa alang-alang dito, no? Una-una na yun talagang kapakanan ng mga mamamayan natin na ipinagsasanggal lang ng mga estero. Yun na yung una. Tapos pangalawa, ang karapatan din at ang kapakanan ng mga sinatawag nating naninirahan sa mga estero na pag sila ay pinahalis noon, dapat naman mabigyan din natin sila ng tirahan at yung makabubuti, no? Makaayusan sa kanilang buhay. Ito ay ang lang sa mga nalulungkot ng Task Force on Moral Conscience Association. God of justice, we vehemently oppose and denounce and demand the government to stop all demolition activities throughout the country. We call on the government to address the roots of poverty, unemployment, and lack of basic social services. The roots of poverty are landlessness and lack of national industrialization. 1995, nagkaroon demolition dito sa sitio militar. Kami po yung mga, ako yung pari dito noon na nakatira dyan, kasama ko mga seminarista namin. Sa likod ng bahay namin, tinuloyan namin, yun ang demolish, trapped during the time.
ang demolisyon ay kailanman hindi po naging solusyon. Pagpatutunguhan lamang ay isang marahas. Sa both ways ay nagkakaroon ng alitan lamang. Sana kung magandang magandang dialogue. Nakakalungkot pong isipin na kami ay tinuturing na spoiled squatter daw po. Spoiled pa po ba kami na yung tahing meron lang kami ay pamamasura? Squatter pa ba kami na kami na naturing ang Pilipino na pinapalaya sa kakarampot na tinitirahan namin na kung tutusin ay hindi na nga pwede tawagin bahay dahil gawa talaga siya sa basura? O hindi naman po kami tutol sa relokasyon eh. Yun nga lang yung pinagdalhan sa amin sa Batsa ay isa rin ano, flood basin, kaya nga po siya tinawag na Batsa eh. Tapos, tatanggalin po kami sa Smoky Mountain dahil daw po ay danger zone. Pinipilit po namin mabuhay sa basurahan dahil mas mabilis kumita ng pera. Kahit nasabihin madumi, nagtitiis kami sa init, lamig, ulan. At syempre sa hilo dahil sa barko yung tinatapon niyang basura. Pero pinipilit po namin mabuhay dahil yun lang po ang tayong paraan para kami patuloy. Tapos tayo po dito, ang gobyerno po natin, hindi man lang mapakinggan yung aming mga kahilingan. Samantala yung mga kaibigan po natin, Japanese, ito po, tumutulong po sila sa petisyon namin. Pwede niyo pong tingnan kung gusto niyo po. Ang malungkot po ngayon ay nagkakahiwa-hiwalay na sila. Dahil dito sa programa ng gobyerno na demolisyon. Ang ilan sa kanila ay nag-self-demolish at lumipat na doon sa Batya. Sinundan namin sila doon para makita namin kung ano ang kalagayan. Nakita namin, maganda nga naman ang lugar, pero puro bahay lamang. Wala silang kabuhayan doon. Lalong-lalo na po ngayon na sa gobyerno ay napakadalas naming naririnig sa aming mga dialogue with the government. Pagdating po sa development, ang lagi nilang sinasabi, inclusive development. Ibig sabihin ng inclusive, lahat dapat kasama. Hindi lamang yung mga magtatayo ng mga korporasyon o industriya, hindi lamang yung mga manggagawa, hindi lamang yung mga ang gobyerno, kundi ang lahat ay dapat na kasama dito sa pag-unlad na ito. Kaya dapat pinag-uusapan ito ng maliwanag. At isa po yun sa mga isinusulong din ng simbahan na yayamang ang pag-unlad ay isang sama-samang pangyayari, tayong lahat ay dapat na sama-samang nagsisikap na harapin ang pag-unlad. Tingnan natin yung mga problema, tingnan natin yung ating mga nilalayon.